o yung mga pagpapala na ating tatanggapin mula sa Panginoon ay hindi mangyayari sa kalagitnaan o sa katapusan ng taong ito. Amen? Kundi ito ay mangyayari sa pasimula pa lamang ng taon na ito. Naniniwala po tayo, di ba? Sapagkat ang sino mang propeta ng Diyos na tunay na nagsalita mula sa Panginoon, ang lahat ng ito ay may katuparan. Amen? At alam niyo po, yun ang pinanghawakan ko. Dahil sa lahat ng sinasabi ng lingkod ng Diyos na mga prophecy, tinatandaan ko siya. At tinitignan ko sa sarili ko kung nagaganap na ba. Amen? Pinaniniwalaan ko siya na magaganap siya sa akin, na mangyayari siya sa akin. At pangalawa, tinatanggap ko na mangyayari nga ito. Diba ang sabi po ng Mark 11:24, yung pag humingi daw tayo ay lagyan natin, maniwala tayo na tatanggapin natin ito, tatanggapin nga natin. Kapag ang isang bagay na sinabi sa atin at hindi natin pinaniwalaan, ito po ay hindi magaganap sa atin. Kasi kung ano po yung nasa isip natin at kung ano yung laging tumatakbo sa ating isipan, yun ang mangyayari. Amen. Basahin po natin ang Galatians 3:9. Sabi doon, those who have faith are blessed along with Abraham, the son of faith. The man of faith. Amen? Amen po. Nabasa po ba natin yun? Galatians 3:9. Those who have faith are blessed along with Abraham. Bakit kasama si Abraham? Dahil daw po tayo ay mga offsprings ni Abraham. Tayo ay mga anak ni Abraham. At kung sino man daw po ang may pananampalataya, siya ay pagpapalain kasama ni Abraham. At kung titignan po natin ang kwento ni Abraham, di ba po, noong si Sarah at si Abraham ay walang anak, 75 years old si Sarah. Amen? Ang ibig sabihin ay wala nang kakayahan na mag-anak pa. Amen? Dito po tayo makinig. Sapagkat ang naririnig po ninyo ay magpapayaman sa inyo. Noong nagbigay ang Lord ng promise kay Abraham, wala pa po o walang makitang possibility na itong si Sarah ay magdadala ng kanyang anak. Amen? Ngunit dahil si Abraham ay isang tao na puno ng pananampalataya, ano po ang nangyari? Siya ay nagkaroon ng Isaak. Pero ang pagkakaroon po niya ng Isaak ay tinest pa din po ng Lord. Sinubok pa rin siya ng Panginoon. Na ang sabi ng Lord sa kanya ay offer niya si Isaak sa kanya. Alam po ba natin na si Isaak ay hindi nagdalawang isip na i-offer ang kanyang kaisa-isang Isaak? Dahil alam niya na ibabalik ito ng Panginoon. Amen? Yun ang pananampalataya na mayroon si Abraham. Isang pananampalataya na hindi mo mapapasubalian. Amen! Makikita mo sa simula pa lang na nagkaroon ng pangako ang Panginoon na magkakaanak siya, pinahawakan niya na ito. Yes, Lord, magkakaroon ako ng anak. At kung panahon na nagkaroon siya ng anak at hiningi ito ng Panginoon, ang sabi niya, ibabalik mo siya, Panginoon. Amen? Tayo po ba, kapag nagbigay po tayo o hinuhudyukan tayo ng Panginoon na magbigay tayo, meron po bang sumasagi sa isip natin na huwag mo muna ibigay yan, maliit pa yan eh. Amen? O kaya naman,
sinasabing sa natural na pamamaraan, kundi sa biblical na sinasabi ng banal na kasulatan. Na kung tayo daw po ay nananampalataya o naniniwala sa Diyos, tayo ay mga lipi o lahi ni Abraham. At kung ang tatay natin o kinikilala natin tatay, si Abraham, sabi, di ba, si Father Abraham, tayo po ay gagaya sa kanya. Bakit po ito sinasabi? Dahil ito po yung aking nabasa noong after na sinabi ng lingkod ng Diyos na hindi sa kalagitnaan at hindi sa katapusan ng taong ito mangyayari ang promosyon ng Panginoon. At yun ang pinaniwalaan ko. At alam niyo po, naranasan ko na siya. At nakakatuwa ang Panginoon kasi bago pa ang taon na ito, naranasan ko na siya. Amen! Praise God! Alam niyo po, ako po ay hindi mahilig akong bumili ng sapatos. Pero hindi po ako mahilig bumili ng sapatos na mamahalin. Ang sapatos ko pong binibili ay mga tigto 200, 300, mahal na po ang 500. Isang promotion. Alam ko po kasi na sa pagtapak ko sa sapatos, ito ay sumisimbolo sa isang paghakbang muli paitaas. Amen? At nabili ko ang sapatos na ito. Hindi ko na po sasabihin sa inyo, sabihin niyo, napakaluho naman ni Pastora Chick. Pero alam niyo po ba na yun ay hindi ko inaasahang magkakaroon ako ng perang ganon. Dahil hindi ako bibili ng ganong kamahal na sapatos galing sa sweldo ng asawa ko. Kasi manghihinayang ako. Pero dahil sa may isang taong nagbigay sa akin na hindi ko inaasahan, nakabili ako ng gusto kong sapatos. Diba? Kasi pag bumibili ka ng sapatos sa isang murang halaga, hindi mo mabili yung gusto mo, yung nasasatisfy ka. Pero kapag nakabili ka ng mamahalin, masasabi mo, ito na yun, Lord. Pero dahil sa may dumating na tao at sinabi niya sa akin, may utang pa ako sa iyo eh. Na hindi ko na iniisip na may utang na siya sa akin. Oo nga pala, Lord. So bali, yung utang na yun, hindi na yun kasama sa budget. Kasi nakalimutan ko na siya na mayroon akong nakatabing perang ganun. Lord, kasi po, binalik-balikan pa yung sapatos na yun. Kasi talagang pinuprospect mo eh. Meron ka talagang pinihingi sa Panginoon eh. At sabi ko, Lord, gusto ko talaga yun eh. Kasi parang pagka yun ang tinapakan ko at yun ang ginamit ko, parang napakataas ko. Literally. Kasi ang taas ng tako. Pero kidding aside po, nakakatuwa ang Lord kasi nakakaranas ka ngayon ng magagandang bagay, mga mamahaling gamit, mga gamit na hindi mo inasahan na magkakaroon ka. At kagabi pa uwi kami ng dalawa kong anak, ang sabi ng anak kong panganay, sabi niya, hindi man lang binigay sa atin yung abansa. Bigla ko nasabi sa kanya, hindi abansa ang hinihingi ko. Sabi ko doon sa anak ko, anong hinihingi mo, ma? Yung dati ko nang gustong magkaroon. Yung sasakyang gusto kong noon pa meron ako. At yun ang hinihingi ko sa Panginoon. At yun ang pinanampalatayanan ko na ibibigay ng Lord. Amen? Kung ano yung una mong hilingin na alam mo yun yung the best para sa'yo, yun ang hingin mo sa Panginoon. At dahil sa narinig ko yung prophecy last Sunday, na ang promotion ay darating ngayon na at hindi sa kalagitnaan at sa katapusan ng taong ito, hingin mo na yung the best. Amen? Inaamon tayo ng Lord na hingin natin yung the best. At isang bagay na nais ng Panginoon na meron tayo kapag humingi tayo, meron tayong faith. Meron tayong pananampalataya.
ay meron tayong paggawa. Amen? Sabi po ng James 2:17, faith that is not accompanied by action is dead. Ang pananampalataya na hindi daw kasama ang paggawa ay patay. Amen? Sa lahat ng taong alam mong bines, katulad ni Abraham, bago pa ang pananampalataya o kasunod ng pananampalataya ay meron siyang ginawa. Hindi siya basta lang nanampalataya. Lord, opo, alam ko po, ibibigay mo po sa akin. Hindi lang yun ang ginawa niya at upo na lamang. Siya po ay gumawa. Ang hiningi ng Diyos ay ibinigay niya. Amen! Kaya alam ko po, sa bawat isa sa atin, mayroong hinihingi ang Lord. Tithes, offering para sa radyo, mission to the world, ministry of compassion, yung ating tracts and evangelism, love you for the man of God, at yung ating first fruits. Amen. Sabi po ng Proverbs 3:9-10, honor the Lord. Basahin po natin para sa mga hindi nakarinig. Kasi paulit-ulit itong sinasabi at paulit-ulit itong ina-exhort. Proverbs 3:9-10. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing and your vats will brim over with new wine. Amen? Parangalan daw natin ng Diyos. Parangalan daw natin ng Diyos sa at pamamagitan ng ating mga kayamanan. Yung first fruits o yung unang bunga ng ating taon, ng taon na ito ay ibigay natin sa Panginoon. At iyak na hindi tayo matutuyuan. Hindi po tayo mawawalan. Amen. At sa pagbibigay natin na yan, ilagay natin yung faith. Hingin natin yung faith na katulad ng kay Abraham. Amen? Amen po ba? Amen. Lahat tayo ay magbibigay. Amen. Lahat tayo ay magbibigay ng ating first fruits. Amen. Parang iisa lang yung naririnig ko sumasagot ha. Lahat tayo ay magbibigay ng first fruits. Amen! Kasi lahat tayo ay gustong pagpalain ng Panginoon. Amen! Gustong-gusto ng Lord na tayo ay pagpalain. At nasa atin po ang pagkilos kung paano tayo pagpapalain ng Panginoon. Amen? Malino po na ang ating gagawin. At sabi po ng Hebreo 11:17, si Abraham daw po, in-embrace niya yung promise ng Lord. At siya ay handang ibigay si Abraham, ay si Isaac. Ganon din po sa atin. I-embrace natin yung promise ng Lord. Have faith in God na ibabalik ng Panginoon sa atin yan. Siksik, liglig at umaapaw. At walang sukat igalan yan. Amen? Ganon ang Lord sa ating mga buhay. Hindi siya basta hihingi lang sa atin. Kundi, hihingi siya sa atin at ibabalik niya sa atin ang nararapat para sa atin. Higit pa sa ating mga inaasahan. Amen? Kaya tayong lahat po ay magbigay sa ating Panginoon. Amen. Alam ko po na ang lahat ay sa pagbibigay natin naroon yung pananampalataya. Sapagkat ang sabi po ng James 2:17, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Kaya naman gumawa tayo at tayo ay pananampalataya. Kaya ipanalangin po natin yung ating mga binigay sa ating Panginoon. Tagilang Diyos, salamat po Panginoon sa bawat isa na nagbigay Panginoon ng kanilang mga tithes offerings Panginoon, ng kanilang first fruits, Lord God. Salamat po o Diyos at muli Panginoon, ang dalangin po namin ay pagpalain mo sila higit sa kanilang inaasahan. Ang lahat na gawa ng kanilang mga kamay ay pagpalain mo po Panginoon. Sampo ng kanilang sambahayan, O Diyos. Ano man po, Panginoon, ang kanilang pinagkakitaan. Ano man po, Panginoon, ang hanap buhay.
nila, Panginoon, hayaan mo, dito sila, Panginoon, yumaman, O Diyos, at patuloy mong payamanin ang kanilang mga buhay. Salamat po, Panginoon, at idagdag niyo pa po, Panginoon, ang mabuting kalusugan, Panginoon, mabuting pamumuhay, Lord God, ng aking mga kapatid. Patuloy lamang, O Diyos, na ang lahat ng ito, Panginoon, na aming mga ibibigay, Panginoon, ay magamit para sa kaluluwalhati ng iyong pangalan. Sa ilalaganap pa, Panginoon, ng iyong salita sa buong mundo, Panginoon, maabot ang lahat ng kaluluwa, O Diyos, at sila po, Panginoon, ay maligtas sa pamamagitan ng mga salamin. Salamat po, Panginoon, at muli, O Diyos, na muling mapagurihan lamang ang iyong pangalan sa aming mga ginawa, Lord God. Salamat, O Diyos, ng marami sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.